Oh guys, lambot. Wow. Napakadali lang ingredients na kakailanganin natin dito. 2 cups of all-purpose flour. Asin. Konti lang. 2 tablespoons ng baking powder. Then, haluin mo muna natin ito. 1.5 cup ng sugar. Next, ito naman mga wet ingredients. 1/4 cup ng oil. Uy. 2 egg. Haluin mo muna natin ito. Kapag mahirap na lutuin, then lalagyan natin dito yung ating 2 cups ng liquid milk. Kung wala kayo dito, pwede 2 cups of water. Maglagay na lang tayo dito ng 1/3 cup to 1/2 cup ng powdered sugar, full cream milk. Ayan, so mapapansin nyo may mga buo-buo yan. Don't worry, kasi sasalain naman natin yan. Kahit mga isang beses lang, okay na. Okay. At ito naman yung gagamitin natin na pan sa ating puto. Ito ay may sukat na 9 inches in diameter sa top. At sa pinaka-bottom naman ay mga nasa 8 inches. So, ginagawa ko dito kasi ito ay yung nahihila o yung natatanggal yung pinaka-bottom nito. Ayan, maglalagay muna ako dito ng parchment paper. And syempre, yung ating dahon ng saging. So, ito ay dahon ng saging, syempre. Nalinis ko na to at nakalagay ito sa freezer mga 2 months na. Tagay nyo, oh, fresh na fresh pa rin talaga. Yan, so ito yung talaga ginagawa ko para lagi ako merong nahuhugot sa aking freezer. So ilagay na natin ito. At nga pala guys, hindi muna ako maglalagay dito ng itlog na maalat at cheese kasi alam naman natin na lumulubog ito. So mamaya na natin ito ilalagay after few minutes. At syempre bago natin ito steam ay pakuluan mo muna natin yung ating tubig over high heat at kapag ganyan na, kumukulo na, ay hinaano natin yung ating apoy into medium low heat lang. Then, ilagay na natin yung ating puto. Again, ito ay steam lang muna natin for at least 10 minutes. After 10 minutes, sa pinagpira-piraso ko na yan, guys. Mas masarap kung durug-durug din yung ating itlog na maalat. Yan, o diba? Hindi yan lulubog. Angat na angat. So, nagamit ko 2 pirasong itlog na maalat. At ang ating next, ito nga pala. Meron ako dito ng burger cheese, sliced cheese. So, kung gusto nyo ito yung gamitin natin, mas masarap ito guys kasi talagang quick melt talaga siya at napakalambot. Again, mag-time tayo ng 10 minutes. I-check natin ulit. After 10 minutes, ay, may basa-basa pa. Another 10 minutes. Okay, so after total ng 30 minutes, ayan, meron pa talaga. Ayan. Kita nyo? Again, 10 minutes. Alright, after total of 14 minutes, ayan, naramdam ko na. Pagtusok pa lang. Okay, so talaga hanguin na natin, dali-dali. Guys, lambot. See? Jiggly pa siya. Init. Wow. Aba, syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, ano yung 2 toppings na nalagay natin dito sa ating napakasarap na puto? Siyempre, ang inyong sagot sa comment section. Ano ba to? Ang bigat.
And now it's done! Our super sarap soft cheesy puto. Tara na guys! Wala na pa tumpik-tumpik pa. Kain po tayo. Mmm! Ang buk! Ang sarap. Perfect combination para sa ating merienda. Pwede na ito ihanda sa mga Pasko, bagong taon, iba't ibang klaseng handaan, birthday, at kung ano-ano pa. All-time favorite ng mga Pilipino. So, ayun po guys. Maraming po salamat sa lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Cheers. Bye.